Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tama ng minsay, umibig at nagmahal sa'yo ng labis. Sa palagay ko, dapat na malaman ni Megan kung ano totoo. Luming, hindi pa ito ang tamang panahon. Eto yan. Ang ibig sabihin ng letratong yan. May relasyon ba kayo ni Brennan? Sa breast cancer yun. Pati, isay natin. Babalik ka sa States. And I'm coming with you. Ipapagawad kita. Natanggal ka sa dating mong trabaho? Muna ko lang ho yung pangako ko dun sa kaibigan ko. Did Papa ever cheat on you? Nagsumbong ka sa mami mo, anak. Albert, hindi ako nagsumbong. Siguraduhin mo lang. Ayoko masira ang tingin nila sa akin. Hanggap na ako! Dito? Araw-araw tayo magkakasama. Mababantayan na kita mabuti. Yan. Sandali, pupuntahan kita dyan, ha? My mom, she has breast cancer. Dito kami sa hotel eh. Kasama ko si Myla. Manlilibre daw siya. Gusto niya magpasalamat dun sa racket na binigay niyo. Tapos, syempre, dahil na rin sa trabaho ko. Justine, pasensya ka na ha. Next time na lang, andito ako sa bahay nila Brennan eh. Anong ginagawa mo kala Brennan? Kina Brennan? Ano naman ginagawa niya dun? Justine, saka ko lang i-explain ha. Sige, matay. Sige. Yani, ano? Kumusta na siya? Nakatulog po siya. Hayaan na lang muna natin itulog ang lungkot niya. Si Ma'am Emma po, kamusta? Nandiyan siya sa kwarto niya. Gusto mong silipin? Okay lang po ba? Oo! Yani, maraming salamat sa pagpunta mo rito, ha? Malaking bagay yan sa mga alaga ko. Sige. Evening. Halika, upo ka dito. Anong ginagawa mo? Magtatrabaho tayo, di ba? Maganda pwede, ano? Bukas na lang natin pag-usapan to. Marami na tayo na sulat dyan sa board. Brennan, most of these are my ideas. May mga nasuggest ka, pero mas madalas ka pang nakatingin dyan sa cellphone mo at sarilo mo kaysa dito sa whiteboard. Onting disiplina, Brennan. Please. Madam, I'm sorry. Iniisip ko lang yung pamilya ko eh. Okay. You can go. I can go? Yeah. Thank you, sis. It's nothing. You're the president of the company. Of course, you can go home earlier. I'll do the heavy lifting for you. Amanda, I'm tired. Sino bang hindi? Sige na, umuwi ka na, Mr. President. Kailangan ka sa bahay niyo. Good night. Salamat, ha, for being there for Megan. Alam kong nahihirapan siyang tanggapin ang kalagayan ko. Kaya alam mo, hindi ko masabi sa kanya noon.
Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin. Matatag po si Megan. Matatanggap din po niya yung sitwasyon niyo. Sabi nga po niya sa akin, lalaban din po siya. Samahan po niya kayo. Lalaban po kayo ng sabay. Unti-unti nga akong lumalakas just having her arms around me. Nararamdaman ko ang concern niya. Mahal ako ni Megan. Mahal pa rin pala niya ako. Opo. Mahal po kayo ni Megan. Mahal na mahal po. What's wrong? What? Mommy has cancer. What? We were so busy earlier, and Giuseppe wasn't available also, so I called Yanni. Yanni, maraming salamat. Thank you. Wala naman akong ginawa, nakinig lang ako. That's exactly what I needed. A shoulder to cry on. Yanni, you not only saved my son's and my husband's life, you just saved my sanity. I don't know paano pa kita pasasalamatan. Pero utang na loob ko sa'yo lahat to. Sige, mauuna na ako kasi gabi na rin. Kailangan mo na rin magpahinga talaga. Okay lang. Honey. Yes? Can you please, samahan mo naman siya sa baba, oh. And then tell my driver to bring her to the hotel, please. Can you do that? Okay. Salamat. Ang laki-laki na nagawa mo para sa pamilya ko. Wala yun. Tsaka kahit sino naman, gagawin yun. Ginagawa ko lang yung tama. Nagkataon lang ako yung nandito. Yanni. I hope you'll always be there for them. And for us.
Alam mo, napakaswerte talaga natin kay Yani. She's really an angel. I need to find a way kung paano siya masusuklian sa lahat ng kabutihan niya. Good morning, Yani! Ba, parang masaya ka ngayon ah. Siyempre. First day ko ba naman eh. First day ko ng work, nakasama ka. Hoy, ikaw ah. Huwag ko ipapahiya ah. Kapakin kita dyan. Kailan bakit ang pinahiya? Eh ako pa. Eh ako nga angel mo, di ba? Angel kahaba. Hello? Hello, Yani. Can you please come to my office? Sige po, ma'am. Oh, pinapa-accept na ako ng boss ko. Eh, di, sabay na tayo mo, boss. Oh, sige. Eh, kasi... Mamaya, nilibre kita. Nakakuha ako agad ng appointment sa isang magaling na doktor sa States. Nakapagpabook na rin ako ng flights. So I only have a few days left here para maasikaso lahat ng maiiwan ko. Marami yun, Megan. Yung holiday package natin. Next week, it's Christmas na. Yung quarterly report. Yung menu ng restaurant na gusto mong palitan. Tsaka yung property na gusto mong i-ocular. Para sa itatayo ang bagong hotel. I know. Kaya nga pinatawag ko kayong dalawa dito. Yani, alam ko hindi to sakop na pagiging tour desk assistant mo. But I need someone I can trust. And I'm relying on you to help me and Josette. Wala naman pong problema dun, ma'am. Pero, sigurado po ba kayo na kaya kong gawin yun? Hanggang pag-book lang po ng tours ang alam ko eh. Yani, Josette and I will be here to guide you. Don't worry, kung kaya mong mag-book ng tours, kayang-kaya mo din gawin to. Mamay, nagpapabot po. Come in. Wow! Lovely! From my loving husband. Ang sweet naman. Hello? Hey, Anne. Did you get the flowers? Thank you, honey. They're very lovely. Pero anong okasyon? Kailangan ba ng okasyon? I just want you to know that I care and I'm always there for you. That's so sweet. Thank you, Brennan. I love you. I love you too. Meg, are you sure iiwan mo si Brennan kahit ilang buwan lang? Kailangan kong kayanin, Josette. Daughter duties. Kailangan kong bumawi sa mami ko. I've been mean to her. Megan. It's true. Hindi ako naging mabuting anak sa kanya. She's been trying her best, doing things for me, trying to be a mother. Kahit konting acknowledgement, hindi ko binigay. Anyway, do you think kakayanin ni Yani yung pinaplano natin for her? Wala akong question sa kakayanin ni Yani. Madali din siyang mag-adapt. Pero yung question, magagustuhan ba niya? I think so, yes. I'm sure about that.
Wow, ha? Flowers. Aga ng Valentine's mo, friend. Kanino galing yan? Kanino ka ba? May tanong ka pa. Ayun! Ayun pala eh. O, sakto. Pandagdag sa pagkain. Diyan ka na. Talaga? Oo. Ano na naman to? Ikaw, Justin, palagi ka lang nanilibre, ha? Okay lang yan. Eh, at least dito, regular naman yung kita ko. Hindi kagadyo sa kita rin. Pag wala, eh, wala talaga. Okay na, tayo na. Kanina, flowers. Ngayon, dinner. Galante itong boyfriend mo, Yanni, ha? Sa'yo galing to? Oo. Bakit may ina-expect ka pa bang iba? Wala. Salamat. Yaya, yung makakabal ko pong damit pakilabas din. It's winter there. At saka ipaalala niyo po sa akin na kailangan ko kayong bilhan ni 30 ng madaming medyas. Kailangan pa ba talaga akong sumama doon? Baka naman atakihin ako ng rayuma sa sobrang lamig doon. Yaya, na-approve na yung US visa mo at saka nabilan ko na po kayo ng ticket. Tapos biglang ayaw mo na sumama ngayon, eh hindi ko po kayang alagaan ng sabay si 30 tsaka si Mommy. You'll be fine. Han? Pwede mo nang iwanan si 30 dito. Marami naman kami mag-aalaga sa kanya. No. I'm not gonna let that happen. Hindi ko kayang mawala si 30 sa akin kahit ilang araw lang. And what about me? You're leaving me all alone here. Ha? Huh? You're gonna be very busy. With the company, alam mo, hindi mo mamamalaya na wala kami ni 30 dito. Of course not, honey. I'm gonna be missing you both of you so much. We'll call you every day, promise. Hun, what about Christmas? Huh? Honey, It's just the first time that we're not gonna spend Christmas together, and you know I have to do this for Mom. Sorry. Okay. I'm sorry for being selfish, honey. Pero promise me, mag-celebrate tayo pagbalik ninyo ni 30, okay? Promise. Promise. Give me a hug. Come here. Pinatawag ko kayo dahil meron akong dalawang announcement. Una, gusto ko magpaalam sa inyo personally. Alam kong alam nyo yung pinagdadaanan ng pamilya ko ngayon. Kailangan kong umalis para ayusin ang problema nito. I will be gone for a few weeks, maybe a few months. Habang wala ako, Josette will take care of everything. She will manage the hotel and Yanni will help her. Si Yanni ang makakausap ko araw-araw, magre-report sa akin online and over the phone. Siya ang magiging mata ko habang wala ako dito. And she will be acting as my executive assistant. That is my second announcement. I am promoting Yanni as my executive assistant effective today. Congratulations. Congratulations. Ma'am Megan, sigurado po ba kayo? Hanggang second year college lang po ako. Ang alam ko po, mga college graduate po ang pwede sa mga executive assistants. Pinag-usapan na namin ni Josette yan. She will explain everything to you. Pag-aaral ka habang nagtatrabaho, Yanni. We will enroll you in an open university para flexible yung oras mo. And I will personally train you dito sa hotel sa mga duties mo dito. Papadalan kita ng mga self-help books on management, hotel management, para kapag tumawag ako sa'yo for reports, alam mo kung ano sasabihin mo, magkakaintindihan tayo. Yanni, alam ko kung anong iniisip mo. Alam ko kung anong nararamdaman mo ngayon. Maybe you're thinking, this is too sudden for you. Hindi po, ma'am. Iniisip ko lang, baka po ito yung binibigay niyo sa akin bilang pagtanaw ng utang na loob. Hindi na po kailangan. Sobra-sobra na po yung nagawa niyo para sa akin. Yanni, no. Alam ko malaki yung utang na loob ko sa'yo. Pero hindi ko ipagkakatiwala sa'yo itong posisyon na to kung alam kong hindi mo kaya. You have stepped up to the occasion several times, and you've shown us what you can do. Maniniwala ako sa kakayahan mo, Yanni. And I believe that this is the right time for you.
Ma'am, go lang po ako ng go. Pero sa pagkakataong ito, masyado pong malaking responsibilidad. Baka hindi ko po kayanin. You can do it. And you will be ready soon. Ayaw mo ba noon? Baka tapos ka ng pag-aaral mo, mas makakatulong ka sa pamilya mo, mas madali mo maaabot yung mga pangarap mo, kung ano man yun. Di ba yun ang gusto mo? So, does that mean you're accepting the position? Hey! 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 Hon? Are you ready? Yes, honey, now I am. Yanni has accepted to be my executive assistant. I can officially ask her to help me take care of the hotel and to please take care of my husband. I will pray for you. Salamat, Edis. Madam, magpagaling po kayo, ha? Ipagdadasal ko po kayo araw-araw. Salamat, Yanni. Salamat. Thank you, Yanni. Thank you so much. You don't know how much your friendship means to me. Sige po. May pwede. Okay? Ingat mo kayo. Salamat. Make sure the hotel is okay while I'm gone, ha? Yes, hon. Ako bahala. I'll make sure I'll spend more time in the hotel, okay? Alalayan mo si Yanni tsaka si Jose. Especially Yanni. Ibig sabihin, ikaw na yung magtuturo sa akin? Kasi mapapadalas ka dito? Eh, sino na, Brennan? Piniyagan mo? Anong nawalan na ako ng gaano? Si Yanni kasi. Sanyat, eh. Alam mo, nakalimutan ko kung gaano ang ganda when you laugh. You're just beautiful when you smile. Oh, ano pang hinihintay mo? Ilipat mo na yung mga gamit mo dito. I-clear mo na yung desk at tour assistance. Yanni!